Welcome to MDS Vlogs. Magandang hapon sa inyo, guys. Sana mabuna sa mabuting kalagayan kayo. Kumusta naman kayo dyan, guys? So, magbablog tayo ngayon. Ang ating vlog ngayon is all about magkano ba ang aking tax refund. So, yung ating pag-uusapan ngayon, guys, ay tungkol sa tax refund dito sa Australia. Kung magkano nga ba yung aking tax refund within 3 months. So, 3 months siya, guys, yung tax refund ko. So, yan ang mag-uusapan natin ngayon. So, bago ang lahat, yung mga bago dyan sa ating channel, paki-subscribe muna yung channel natin at huwag kalimutang i-click yung ating bell para sa notification sa iba pa nating mga video. So, tara na! Welcome back here in JS Vlogs in Australia. So, yun ay ang ating pag-uusapan, guys, about sa aking tax refund ko. Magkano ba ang aking na-refund sa aking tax within 3 months? Kasi nag-start akong mag-work, guys, is March 18, 2020. So, March 18, so April, May, and June 30, yung aking tax refund within 3 months hanggang June 30, 2020. Kasi yung refund dito sa Australia is every year, every June. So, yan yung monthly tax refund dito sa Australia. So, ganito yung sistema, guys. So, yung sweldo ko dito sa Australia is weekly, guys. So, ngayon, ang tax niyan ay ang 20% yung kinakaltas ng company ko sa tax ko. So, ang total ng aking kinita ng 3 months dito sa Australia, guys, as a production worker, sorting the potato and grading the potato is, ang total amount ng aking sinahod ay 11,571 Australian dollars. So, yun yung aking kabuuhang total sa aking kinita dito sa Australia sa loob ng 3 months. So ngayon, ang 11,571 dollars times 35, ang pera po natin sa Pilipinas ay umabot po siya ng 404,985 piso. Yung aking kinitang 11,571 sa ating pera po sa Pilipinas ay 404,985 pesos. So, yan po yung kinita ko sa loob ng 3 months. So, ngayon, yung kitang niya na 11,000 ay kinaltasan po siya ng 20% sa tax. Ang tax po na kinaltas doon sa 11,000 ay nasa 3,757. So, ang kinaltas nila, yan ang kinaltas nila doon sa 11,000. So, 3,757 sa 20% sa 11,000. So, yun yung aking tax. So, ngayon guys, dahil dito sa Australia, mayroon silang refund. Pag halimbawa, ang income mo sa isang taon ay hindi siya umabot ng $20,000 sa isang taon. Halimbawa, kagaya sa akin, hindi siya umabot ng $20,000 isang taon. Nasa $11,000 lang po yung aking kinita kasi nag-start po akong mag-work this last March lang. So, ang aking tax na $3,757 ang aking tax. So, sa makatuwid, guys, yung tax na kinaltas nila sa akin ay ibinalik nila sa akin ng buo. Wala po silang kinuha doon. So, yan yung good news dito sa Australia. Pag nag-work ka dito, yan yung good news. Pero, para lang po yan sa mga nag-work dito sa Australia na mga permanent resident. Yung mga nagtatrabaho dito na permanent at saka yung mga working holiday visa na 1 year, or yung mga non-permanent, hindi sila binibigyan ng tax. So, yan ang good news ko sa inyo, guys. So, binlog ko po ito, hindi po para po ipagyabang.
Sinishare ko lang po yung aking mga karanasan dito kasi yung aking channel po ay about sa my journey dito, kung ano yung mga karanasan ko dito sa Australia. Gusto ko lang i-share yung mga bagay-bagay para po yung iba dyan na interesadong malaman kung ano po yung mga pasikot-sikot or pamumuhay dito sa Australia, malalaman po nila. At in the future, meron po silang idea kung gusto nilang pumunta po dito sa lugar ng Australia. So, yan yung good news natin ngayon, guys, kasi yung aking tax na 3,757 ay nirefund po ng tax lahat yon. So, ngayon, nag-i-start na naman akong maghulo sa aking work. So, ngayon, kakaltasan na naman nila ako. So, nakikita ko meron na akong 1,000 na tax doon. So, siguro kasi in the middle kasi ako nag-start eh. So, hindi ko marireach yung $20,000 in a 1 year because nag-start akong mag-work is late na. So, kailangan hindi ako umabot ng $20,000 kasi para ma-refund lahat yung aking tax. Kasi pag umabot ka sa 20,000 na income mo sa isang buwan, ay, kawawa, maliit lang yung i-refund nila sa'yo. Kasi yun yung patakaran dito. Maliit lang yung ma-refund ng pera mo. Sometimes merong 1,000. Yun lang ang ma-refund kasi magbabayad ka rin. Kasi yung tax dito, guys, malaking pakinabang. So, attention dyan sa mga kababayan natin, mga Pilipino na panay nagre-reklamo sa mga tax na kinakalta. So, huwag kayong magreklamo kasi yung tax na yan, dyan po kumikita yung ating bayan at dyan po kinukuha ng ating gobyerno yung lahat na ginagastos sa ating bansa. So ngayon, kung hindi tayo magbabayad ng tax, saan kukuha ang gobyerno ng igagastos sa mga proyekto sa Pilipinas? Ipanireklamo ng mga Pinoy. So ngayon, kailangan nating magbayad ng tax. So dati, isa din ako sa reklamador pag kinakaltasan ng tax. Pero ngayon, naintindihan ko na yung mga bagay-bagay. So hindi na ako nagre-reklamo na kinaltasan ako ng tax. 20% ba naman yung ikakaltas? At ngayon, nandito na. Ibinalik nila sa aking buo. So yun yung aking pinakamasaya ngayon. So, sana po next year makapag-refund din tayo at matutupad na yung ating pangarap na makapag-settle down dyan sa Pilipinas, na makabili tayo ng sarili nating tirahan dyan. So yung ating YouTube ay nilalaan natin yan doon sa ating MGS. Pag halimbawa ay lumawak na tayo, so yung kita natin dito sa YouTube ay itutulong ko lang din yan. So yan ang ating vlog for today para doon sa mga gustong malaman kung paano nga ba dito sa Australia yung tax, yung sahod. Kasi yung asawa ko, guys, kasi sabay kami ngayong nagpa-refund ng tax. Ang na-refund lang niyang tax is 3,300. So, mas malaki yung na-refund ko kaysa kanya. Kasi sa kanya, umabot ng 19,000 yung, umabot kasi siya ng 33,000. Yung kanyang income, 33,000 in 1 year. Umabot siya ng 33,000 in 1 year. So, ang na-refund niya sa kanyang $33,000, 3,300 plus. So, mas mababa ang na-refund niya. At saka dito, guys, pag nagpa-refund ka ng tax, lahat tinatanong. Tinatanong yung sinusuot ko sa work kung magkano yung halaga ng mga binibili kong uniform, yung suot kong sapatos, magkanong halaga. Tinatanong, guys, at saka tinatanong yung bills ng phone ko, kung nagbabayad ba ako ng bills. Kasi, doon pumapasok kasi yung sahod ko sa email, so online. So, inano din pala nila yun, nire-refund din pala nila yun. Iko, sa next vlog natin, guys, explain ko sa inyo ng maigi. Kasi tinatanong ako kung wala ba akong pinasukang charity, wala ba akong charity ngayon na namimigay ng pera, at wala ba akong school online. Yung mga ganon, yung mga binabayaran mo, yung mga binibili mo, nagbabayad ka rin pala ng tax doon. So, ang asawa ko is, ang declaration na doon sa tax niya is, bumili siya ng sasakyan this year, bumili siya ng mga tools, ganyan. So, yan, naka-record doon sa
tax. Then, ang asawa ko kasi yearly siya nagpapa-refund ng tax. So, yan, kailangan i-declare mo doon lahat yung ano, pag nag-refund ka. Pero in fairness, yung babaeng nag-entertain sa amin, si Miss Sky, napakabait. Napaka-polite niyang magsalita at hindi ka talaga maiilang na kausapin siya. So, tungtuwa siya pag nagpaparipan ng tax. Yun yung gusto niya. Kasi nagbabayad din kami. Babayad kami sa kanya. Kasi, hindi, pwede naman namin i-refund yung tax through online, pero sa dami-daming question at hindi naman kami masyadong marunong sa internet, pareho naman kami mag-asawa na hindi kami masyadong expert about sa internet. So, minabuti naming magbayad para mag-process doon sa aming tax refund kaysa sumakit yung ulo mo sa kakakalikot sa computer na baka meron pa kayong magagawang mali, meron pa kayong ma-sign up na mali. So, yun yung aking na-share sa inyo ngayon, guys, yung ating about sa refund. So, yung vlog ko about doon sa work kasi isang katerbang tanong doon sa aking WhatsApp, yung mga katanungan nyo guys, antabayanan nyo po yung aking vlog about sa work kasi sobrang na-busy talaga ako guys kasi meron akong inaasikasong garden ko, yung aking garden, yung pagtatanim ko ng mga halaman. So, nagiging busy ako so wala talaga akong time. So, tinamad lang talaga akong mag-vlog. So, ngayon lang medyo fresh yung ano at saka yung may halong excitement dahil yun nga. So binlog ko ngayon yung experience na to habang fresh pa at medyo nasa mood pa ang lola niya. So thank you na marami sa lahat po dyan ng mga FGS subscribers, lalong lalo na yung mga subscribers ko dyan na mga hindi sila vlogger na nanonood lang talaga sa aking mga vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yung aking page na MJS Vlogs in Australia na hindi pa nadagdagan yung ating top fan. So, mag-antay-antay lang po tayo kasi may nilalaan po ako para dyan. So, maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa aking mga video, sa panonood ninyo ng aking video. Maraming maraming salamat, kapamilya. Kasi tinuturing ko pong kapamilya yung lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. Kahit napabarabara lang po yung aking mga video at yung iba naman ay tantan ako sa bash na hindi daw ako bagay magbablog dahil ang pangit at ang taba-taba ko raw. So, God bless you na lang sa mga nang babash dyan. God bless at sana po nasa mabuting kalagayan kayo. So, maraming 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 salamat po lahat-lahat sa lahat-lahat ng suporta na binibigay ninyo sa MGS Vlogs. Sana po nasa ligtas na kalagayan kayong lahat ngayon. Think positive lang guys, think positive at malalagpasan natin lahat yan. Thank you na.